Inaawa kami ni Kristo ang pinagpala ng mga nananalo sa kami dahil hindi siya nakikita. Ipinag-iwan namin ngayon ang linggo ng banal na awa ng Panginoon o Divine Mercy Sunday na pinalagalan ni Santa Faustina Kowalska. Tulad ni Jesus, hinahamon tayo na ipakita ang awa at awa ng Diyos sa ating mga kapatid na nawawala ng pag-asa. Mga kapatid, tinipon tayo bilang paring na ang kaman ng Diyos. Kaya tulog tayo sa maawain ng Panginoon mapagpatawag ng Diyos. Sino mong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, maawain. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalagay pagsisi. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Nakalulog na sa kanan ng Diyos sa maparang pagkakitap kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng kapag-anyay ang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Thank you.
Espiritu bigay mo sa iyong mga anak. Ang buong tumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo na sa walang hanggan. Amen. Support ka na. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghan ginawa ang mga apostol na bawang nasaksihan ng mga tao. Nagtipon-tipon sa portico ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayunman, puri-puri sila ng mga tao. Subalit parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa malansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papa at mga higaan upang magdaan ni Pedro ay matamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapo na po sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanan inihayag ni Jesus. Noong araw ng Panginoon, hinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta, ang sabi, "Isulat mo ang iyong nakikita." Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang pinto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki na kadamit ng abot sako at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugpok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman." Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si kayo po. Makalipas sa walang araw, walang nagkatingkod sa loob ng bahay ang mga alagad kasama
Sinabi niya, sumayin niyo ang kabayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay. At ilapit ito ang iyong dalilan. Ipasok mo yung kamay sa aking daliluran. Huwag ka ng magalindangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sa pagkat nakita mo ako? Mapagal ang mga naniniwala na hindi nila ako nakita. Marami yung pagkakamalagang minawa sa Jesus na nasaksiyan na ako nalaga. Ngunit hindi nakatala sa akat na ito. Ang mga nakalarin ay sinulat kung bangso ang malataya kayo sa Jesus, ang Mesiyas na anak ng Diyos, at sa gayong magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Si Kristo'y muling nabuhay. Alleluia. Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay. Sapagkat kuminsan ay makikita namin na tayo at may mga tao na tulad ni Tomas na nagbubuga sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At ayan ang unang pagniniloy namin ngayon ay higit na tumutok sa muling pagkabuhay pero yung pagtuunan natin ang pansin ay yung imahin na nakabinib na pinto. Bahagi muna ipinapamanhik ng ating mga pagbasa ngayon ang tungkol sa pagpapatawad ng mga kasalanan, tungkol sa dakilang awa ng Diyos. Nakita natin ngayon yung imahin na banal na awa ng Diyos, dakilang awa ng Diyos na itinalaga ni Juan Pablo II na tuwing ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ay pagdiwang natin at ang pagdiwala na si Kristo nga ay muling nabuhay. Forgiveness, trust, and mercy. Pero kaya ayaw ko na bigyan natin ng pagtutong ay yung pintuan na nakabinig, lock doors, nakatrangka na mga pintuan. Makita po natin na dahil sa tapang nila sa mga Hudyo. So, dalawang nakita po natin pagkakao sa Ebanghelyo na ipinamanin ko sa atin na nakatrangka ang kanilang mga pinto yung mismong Easter Sunday at ngayong second Sunday of Easter na siyang sa lugar na pinagtitipunan nila ni Jesus na kanyang mga labag ay kanilang ipinilip ang mga pinto. Kaya yung imahe na ito, higit po itong nalagaman ng mga taong kapulong, yung kung siguro po ay yung mga kapatid natin na nakaranas ng bawa kung nangyari sa East at saka West Berlin. May demarcation line between the Democratic and the Communist Party. Alam natin yung wall kung Berlin, kung tawagin, hindi ka pwede pumunta sa kabila. May mga existing pwede ngayon, katulad ng North at saka South Korea, na kapag ka tumawi, ay ano, babarating ka.
ikaw ay isa sa lulunin na bala ng machine gun. Pero ito yung makita ko natin, nakapinig ang mga pinto. Walang pwedeng tumaan, walang pwedeng pumasok. Pero sa ipangilo natin, ipinahayon yan ang nakita natin, ay winasa. Well, hindi naman winasa ni Jesus yung pintuan. Pero inalis niya yung barrier kahit na nakapinig, pumasok siya sa gitna nila. Inilagay ni Jesus na magkaroon ng tulay sa dating sinira na relasyon ng tao at ng Diyos, gawa ng kasalanan. Muling ipinagdugtong ng Diyos ang ugnayan ng tao at ng Diyos. Kaya po, sa biyaya po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, maliwanag na rin, iniligtas tayo ng Diyos mula sa kapahamakan, mula sa kaparusahan mo ng hanggang. Muling ipinaling ng Diyos ang karapatan natin bilang mga anak ng ating Ama na sa langit. Kaya mga bahagi na ito ay higit na pinamamanig ng alin. Yung sakramento ng kumpisahan na binibigyan natin ng wasin. Pagkawin po hindi na po yung sakramento ng kumpisahan, ang mayroong kapangyarihan na magpatawad, andyan din po yung baptism, andyan din po yung anointing of the sea. Ito po at saka yung sakramento of confession. Ay, ito po ay mga sakramento na nagpapanumbalik sa atin sa kaya ng Diyos. Pero hayaan niyo po yung sakramento ng pagpapatawad. Kasi maliwanag po na ito ay itinalaga ng Diyos na mula ng muling pagkabuhay ni Jesucristo ay pwede tayong magbalik po sa Diyos. Anytime. Anywhere. At ito ay kanyang institutionalized. Pwedeng pakinabangan ng tao. Bahagi po na kumisan ay baka hindi natin napapansin. Kaya po, isang kaligayahan ang makita natin na ito ay higit natin magamit sa ginda ng natin yung mga pagkakasala. Kahit na kumisan, naiintindihan kasi ng Diyos na kumisan sa tao ng kaso, hindi nyo malaman kung saan siya muli magsisimula kung magbumalik sa Diyos. Sinimula na ng Diyos. Andyan ang aking sakramento ng pagpagkasundo. Pero hindi lamang yan. Ano ba? Kabahagi po nito at karuntong nito ang sakramento ng pagpapatawad ng kasalanan. Ang sakramento na kung saan ay makahingi tayo ng pagpapatawad ng kasalanan ay ang pagkilos natin na rin matutol tayong pagpatawad ng kasalanan. Kasi bakit? Sa oras na hindi tayo magpatawad ng mga kasalanan, ay we will isolate ourselves to the rest of humanity. Ikukulong natin ang ating sarili upang ipasok natin ang ating sarili sa mga isang pagkilos na malayo sa karamihan. Kaya bahagi yung nakusahan ay pinamamanim ng pumikapalo na magpatawad tayo ng mga kasalanan. Kasi kung talagang nararamdaman mo, yung awa ng Diyos, ngayon ay sabi nga natin ay divine versus something. Kung nararamdaman mo na ikaw ay ginaawa ng Diyos, ay do not overburden yourself. Ikaw rin mismo ay dapat na maawa sa sarili mo. Sa pamamaraan, patawarin mo ang mga taong nagkasala sa iyo. Patawarin mo ang mga taong kinasasamahan mo ng loob. Kinakailangan umabot doon yung awa ng Diyos.
Diyos. Hinahayaan ipakita mo, ligid sa natin, kaawaan mo ang iyong sarili. Sa huwag yung awa ng Diyos. Pero liberating mo ang pagpatawad ng kasalanan ng mga tao na kasakit sa iyo. Palanayain ka. Ulang sa matatapos na hindi mo pagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa iyo. Kaya, bahagi mo ito ng huwag nating kaligtaan. Ang sakramento ng pagmisal at ang patuloy ng paanyaya na tayo ay pagpatawad, alisin natin ang ating samahan mo sa mga tao na kasakit ng aming damdamin. Sabi nga natin, ay, hindi nang malimitan siya, sabi ko, para madaling ninyong magawa ito. Remember, na mayroong restorative justice. Yung mga taong kasapasin ng Lord, dadaapin naman yan sa restorative justice, kaya doon ang glory. Kasi kung yung sinasabi, yung lumi ako, hindi. Hindi ka lumi. Dahil magbabayad at magbabayad niya. Pero ikaw, huwag mong ikulong ang sarili mo gawa ng iyong pagkabuhi sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa iyo. Pangalawa, para mayroon natin yung pakinabangay ng dakilang awa ng Diyos, itong pangalawang hapo na yan ay lalo-lalo na pagtibayin natin. Ito'y binigyan na rin ang dihin ni Pope John, ni Pope Benedict XVI sa kanyang encyclical na kung tawagin po natin ay yung Deus Caritas Est, God is God. Na ano, yung tinatawag po natin organized charity. Well, tayo po ay nagkakawagawa. Pero yung patuloy na ako na pinabahaya ko insight ni Kamito Deus Caritas Est ay organized charity. Sabi ko nga kahapon doon sa nangimita ng kanyang birthday, 19, nung sinabi ko sa itong mga organization, mga membro ng simbahan na nakating dito o sabi na naibahagi ko na kung sana ay madagdagan natin ang ating organized charity. Katulad na pero malalang may pagpapalagkas. Pero ito ay suggestion pa lamang. Ang ano, scholarship program. Ay, pwede mahirap yan kasi napakapag. Hindi naman natin kinakailangan buo. Yung ibibigay yung scholarship program. Ano lang po yung kakayain namin? Hindi naman kinakailangan na yung buong kanyang college. Ibig sabihin, ay assistance lamang sa mga tao. Ano, at least matulungan namin na rin mga tao sa tao ito, kahit pa paano. Hindi naman kinakailang lahat na mga pananampalatayan ang sasakot ng parokya ni San Martin ang kinakailangan natin bigyan. Pwede naman magsimula lamang tayo sa isa. Pero at least makita natin ng pagpapalagkas ng mga programa na katulog nito na masabi natin, ha? Talaga palang lumalago yung awa ng Diyos. Kasi may mga programa tayong pag-ilos na ginagawa natin. Bahagi rin po, yung pagtugon natin, katulad po yung bawa ng awa na ibinibigay ngayon ng ating paghahanda para po sa darating na eleksyon ng ating pong PPCRB. Ay sana po ay magkaroon ng mga volunteers. At ano pa nung may tutulong ninyo para po sa napangking na pagkilos para sa isang maayos at tahimik na pagkasatumpalan ng aming pagbuko sa darating na May 9 na yung taon na ito. So, isang bahagi rin po na kung saan ay matugunan natin. Isa rin yung bahagi yung na kung saan yung makita natin. Kasi yung kung halimbawa po ay tapat mahi
improve natin yung ating music, yung ating po health ministry. May kumawa pa na tayo sa darating na Sabado na magkaroon ng pagpapacheck up kung sino gusto magpacheck up. Alam nyo, isa rin yung tulong na maibigay natin. At dahil sa rin po yung ibahagi kasi meron din po akong isang nakausap. Alam nyo, sabi sa akin, Father, alam nyo, mas matigit ko kung kayo ay magpa-blood chemistry every month. Yun ang kanyang suggestion, every month. Pagkabato tayo, nagkakaroon tayo ng blood chemistry twice a year. Pero sa kanya, gusto niya, every month, bakit naman every month? Alam niya sa akin, sabi niya pa natin kasi yun din kanya rin yung karanasan ay magkano ngayon ang isang kwarto sa ospital. Sabi niya, mura na ngayon ang 2,000 ang isang kwarto sa ospital. E samantala mo, aalagaan mo yung sarili mo, makikita mo kagad yung mga nakikita mo ng mga vital signs mo, no? Panumbawa ay ang mataas na yun ang iyong sugar, mataas na yun ang iyong uric acid, hindi kaya mataas ang iyong cholesterol, ay doon pa man din. Ay, hindi kaya ay nasa, hindi pa naman mataas, kundi nasa borderline na, ay doon pa rin, may iaayos pa rin kaysa sa ano, sabi niya, kaysa ikaw ay makontrain sa ospital. Sabi nga niya ay mura na yung 2,000 na kwarto. Kwarto ka na. So isang bahagi yun na matulungan din natin. Isang bahagi rin na maging bahagi rin na maging apostolin natin lalo-lalo na sa mga kapatid natin na mga kutawagin natin ay 40 years in above. Ang regular na check-up. Hindi po ibahagi natin ang awa ng Diyos. Maawa rin tayo sa ating kalusugan. Kinakailangan din natin pangalagaan ng ating sarili. Hindi lang po sa akin, kundi para sa mga tao nagmamahal sa atin. Ito ay bahagi, kinakailangan na ito yung mga problema. Tanawa ko, maraming po akong natutusin. Pero sabi na ng iba, Father, hindi po na trabaho yun ang gobyerno. Well, bahagi yun. Yung charitable acts is never a work of a self of only one organization. Huwag natin kalimutan na ang ating pananampalataya ay una tingin sa lahat ay tumutukoy upang saan maipakita natin ang nakilang awa at pag-ibig ng Diyos. Tungkulin ng bawat Kristiyano Katoliko na maging bahagi ng nabanggit na pagkilos. Pero yung amo, sabi nga natin dito sa Deus Caritas Eseno, an organized charity. Asa na po makapagpalagas tayong programa? Ibig sabihin, makapagpalagas ng programa na may increase natin, na makita po natin mismo sa ating parokya. Hindi na po siguro sa ating gawa ng programa ni Father. Ngunit, ito yung pinaniwalaan natin na dito dumadaloy ang awa ng dakilang Diyos. Kung doon siya marami po na pwede natin bigyan ng pansin, sabi mo ako, kung pwede rin ako sa mga isang organisasyon natin, tumutuloy sa atin sa mga cancer patients. Alam niyo sa Spanish, may isang grupo talaga doon. Ano lang ang kanilang ginagawa? To take care of all cancer patients. Bahagi ko na kung saan ay nakita nila yung mga programa na pwede nilang ipan. At ito yung nais natin yung programa na sa simbahan. Organisasyon na kung saan ay nawa ay bahagi ko. Pero siyempre, kinakailangan natin ng tao. At yun ay pagkakalaman natin na kung saan ay maging bahagi. Hindi lang ako, siguro magsimula tayo ng tao. Ano po na muna yung kanina nga.
Bakit natin gagawin? Kasi divine mercy. Ito yung hamon na ibinibigay ng Poong may kaparaan. Na makita natin na umaagos ang dakilang awa ng Diyos. Natin lahat ay nais ng maligtas. Hindi lamang si Tomas. Ngunit sino man nakikita natin na higit na nangangailangan. Sa dalawang bahagi na ito, ang sakramento ng Kormisal ay ang pagpapatawad ng mga kasalanan. Pangalawa, upang magpagalas ng mga programang pangpastoral para sa isang mas organisadong pagpapahayag ng awa ng Diyos. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin.
Ama namin, manahan ka sa iyong sambayanan. Tulungan mo kami. Makabawang mula sa aming kinasalutakan upang kami makapaglingkod. Ang may matag na pananampalataya sa iyo sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Isipo ang lahat.